Anong sitwasyon dito? Sir, may mga hostage taker sa loob. Puro armado. Pero hostage, sir. Kailangan namin ng sasakyan! Dalihan nyo! Tayo na. May limang hostages daw sa loob. Hindi naman mapasok ng mga polis. Eh, matatagalan pa yan eh. Uunahin pa ba natin magkusoso dito kaysa magtrabaho tayo? Makapanood lang tayo sandali. Pambihira ka naman, partner, oh. Mahalin mo naman ang trabaho mo. Tumataas ang unemployment ngayon dahil sa political crisis. Dapat mahalin mo trabaho mo. Eto, ang dami sinabi. Halika na nga, magtrabaho na tayo. Congratulations, Captain Cordero. Good work. Thank you, sir. Okay na. Bilisan mo. Walang laman ng glove compartment. Subukan mo sa ilalim ng puwan, bilis. Bingo! Halika na, halika na. Halika na, bilis. Ay! Nagbay! Halika na! Tulad ng pinag-usapan natin, walang labis, walang gulang. Huwag kang mag-alala. Sobra-sobra pa to. Bonus raw para sa inyo. Galing kay boss.
Wala akong naaresto sa mga bata ni Atty. Imperial. Nakatakas ko lahat bago nagkabanatan, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Tutuloy na po ako. Sige. Sa'yo ba sundo ng bata? Pasensya na kayo, ha? Tagal nyo kasi. Di bale, babawi naman namin niya sa'yo, eh. No problem. Thank you, ha? Wala akong magagawa. May baril kayo, eh. Sige. Ha? Baka sabihin mo naman, hindi parehas ang laban. Ibababa ko baril ko. Apat kontra isa. Apat. Pwede. Parehas, ano? Pero teka muna. Hindi kaya kayo agrabyado? Ah, isang kondisyon, ha? Wala nang takbuhan, ha? Mabilis ako mapagod, eh. Pala eh. Ano? Ha? Wala, wala. Sige, tulog ka na lang. Pero may isang salita nga kayo, ha? Hindi nga kayo tumakbo. Okay kayo? Bushi! Oh, huwag ka matakot. Tao yan. Bushi oh. Naman. Huwag na bahala sa kotse. Sakay na! Oo. Ingat, Boshi! O, sige. Mauna na kayo kina-attorney. Magkita-kita na lang tayo doon. Ako nang bahala dito. Colonel, may inaasahan ka pang bisita? Wala naman. Mukhang may problema tayo. Thank you.
Tumulay tayo. Oo, ma'am. Buti pa nga. Dito ako. Narito. Alam kong iisipin ni Dax na wala ka na. Salamat. Hindi mo pala talaga ako pababayaan. Hindi ko kayo pwede pabayaan dahil parang pamilya ko na kayo. Isa pa, ayoko na maulit yung nangyari sa pamilya ko. O paano? Alis na ako. Sige. Huwag kang lalabas, ha? Glenn, halika. Ikaw nang bahala sa kanila. Tatapusin ko na problema namin. Sige, Kapitan, ingat kayo. Ano? Wala na siguro kayo masasabi sa akin ngayon. I accepted the invitation although I feel very insulted about it. Nasaan nga pala yung police lineup? Kinansel na nila, no? Dahil wala silang testigong pwede magdiin sa akin. Malinis naman kasi konsensya ko eh. Wala akong tinatago. Attorney, I have already given them 15 minutes to come up with their witnesses. Ayaw mo. Pagbigyan pa natin sila. Okay. 15 minutes. Huwag kayong magalala, Mayor. Parating na yung testigo namin. Si Anton Ignacio ba ang tinutukoy mo, Kapitan? Palagpasan ng purgatorio yun, Mayor. Ma'am, sir. Ted? I'm sorry. Pamamatay lang daw ni Anton sa ospital na pinagdala mo sa kanya. Baka nakapagbigay pa ng anti-mortem statement. Hindi na raw ko, Mayor. Colonel, we cannot hold Attorney Imperial here any longer. Wala na tayong dahilan para i-detain pa siya dito. Baka naman, nalilito ka lang, Attorney. Hindi naman si Anton ang sinasabi kong witness. Dalawang testigo namin laban sa'yo. Eh kung sa impyerno pa magagaling ang mga testigo niyo, hindi ako pwede magtagal. At hindi niyo ako pwede paghintayin. Remember, I'm a lawyer. I know my rights. At sobra-sobra ng insulto ang tiniis ko sa inyo, Kapitan. Lubos-lubosin na kaya natin ang pagkalito mo, Attorney. Hidalgo, ilabas mo na sila. Sige, Don. Titingin-tingin ka pa eh. Ano na naman pakuluto, Ted? Baka sumabi tayo dyan. Sino na naman ang mga hinayupak na yan? Ma'am, ipakikilalok sa inyo mga tauhan ni Dax Imperial. Yung nasa kaliwa, si Kingston Roque. Nakita niya nung saksakin mo si Melvin Ibarra. Yung isa naman, si Dino Anson. Nandun siya nung itulak mo isa sa mga tauhan mo sa ibabaw ng building, Attorney. 2 cases of murder. Abogado ka, kaya alam mo yun. You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can... will be... etc. Alam mo yan, dahil abogado ka.
Inom ka pa? Yes, sir. Siguro nga eh, naubos na yung swerte ni Dax. Karma na yung dumating sa kanya. Karma! Biruin mo yung dalawang inutusan niyang pumatay doon sa dalawang witness, si Anton at si Andy. Akalain mo yun din ang tumira sa kanya. Dahil yun din ang tumistigo laban sa kanya. Tama yun. At nangyari naman yun dahil sa manipulasyon ni Ted. Nahuli niya si Kingston nang lusubin nila itong bahay. Nagbiyoso ka pala. Pinatawagan niya kasi si Dax kay Kingston para i-report na patay na si Andy. Si Dino naman sumugod sa ospital para yariin si Anton. Ang hindi niya alam, patay na yung tao. Kaya yun, pinagbabaril niya yung unan. Arestado siya for killing a pilo. Yan ang tandaan niyo, pag karma ang dumating. Kaya malakas ang loob ni Dax pumunta sa headquarters. Yun, hindi na siya nakalabas. Sana pinilabas mo na. Para sa ganon, alam mo na, pagpasok. May naghahanap po sa inyo sa labas. Andy? Alam mo na ate mong pupunta ka dito? Oo naman. Siya pa nga nagpapunta sa akin dito eh. Talaga? Sabi niya, magkita raw kayo bukas. Di ba galit sa akin yun? Hindi no. Sinabi ko pa nga sa kanya yung sinabi mo na parang pamilya mo na kami. Oh, ano sabi niya? Eh di na touch. Oh sige, sabi mo sa kanya magkikita kami bukas. Promise? Promise. Thank you, ah. Pwedeng payakap. Basta pangako mo, ah. No strings attached. Oh, no, no, no. Ay, nako.